sa presensya mo. Presensya mo.
hangat ko lang lagi. Sa presensya mo hangat ko lang lagi, mamalagi sa presensya mo. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tunay nga po, sa gabing ito ay tunay nga, it's Friday at naniniwala po tayo na araw-araw may ginagawa po ang Diyos sa buhay po natin. Amen po? Yan lamang po kayo, dito po kami, patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Bagamat kahit araw-araw, iba po ang sitwasyon, pero salamat sa Panginoon kasi patuloy na ang salita ng Diyos ay hindi nahahadlangan. Amen po? So sa gabing ito, patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos patungkol po sa mga bagay na nais ng Diyos na i-remind po tayo. Patungkol po sa mga bagay na ating nararanasan at sa lahat ng bagay sa mundong ito, sa mga taong nakakahalubilo natin, sa ating pong pakikipagrelasyon sa Panginoon. Lagi po nating tatandaan yung mga paalala ng Diyos upang huwag dumating yung araw, yung init mo ngayon ng paglilingkod mo, isang araw ay manlamig. Alam niyo po ba, hindi po lahat mananatili. Yan po ang sabi ng Bible. Hindi lahat na natataniman ng salita ng Diyos namumunga. Sabi po, di ba, ang salita ng Diyos, tinulad ng Diyos sa binhi, tinulad ng Biblia sa isang binhi, at ang ating puso, ang lupa. So kapag ang pusong tinaniman ng binhi ay hindi mataba, ang binhi ay hindi mamumunga. Kaya sabi po doon na yung parabola na yun ng Panginoon sa Biblia na merong natanim sa tabi ng daan, natanim sa lupa pero yung lupa ay madamo, natanim sa lupa pero yung lupa ay hindi mataba. Kaya na dahil sa cares of life, dahil sa mga pangangailangan, problema, sa mga persecution, sa mga bagay sa mundong ito, sila ay lumalayo o hindi namumunga. Kaya lagi nating tatandaan, hindi lahat ng tao na nakikinig ng salita ng Diyos ay mananatili sa Panginoon. Ang mananatili lang sa Diyos ay yung mga taong pagtanggap ng salita ng Diyos ay namunga ito sa kanilang mga buhay. Merong bunga. Kaya nga sabi ng Diyos, mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos. Pero higit na mapalad ang nakikinig at nagsasagawa nito. So ibig sabihin ng Lord, gusto ng Diyos pag nakikinig tayo ng salita niya, may application. Kasi bakit? Kasi dun sa bunga tayo titingnan. So ang salita ng Diyos, pag napakinggan mo at hindi mo in-apply sa buhay mo, walang application, unti-unti itong mamamatay kasi walang bunga. Ganun din po. Kaya gusto ng Panginoon, yung salita ng Diyos na naririnig natin, natatanim sa puso natin, gusto ng Diyos, mayroon po siyang application sa buhay natin sa tulong ng Panginoon. Bakit po? Kasi pag na-apply yung salita ng Diyos, yung bunga nakikita, sabi doon, at ang bunga daw mananatili. Ibig sabihin po ng Panginoon, siya ang branch, ay siya yung pinakapuno, tayo po yung sanga. So wala daw pong sanga na nakadugtong sa puno na hindi namumunga. At ang sanga daw na nakadugtong sa puno, imposible pag nakadugtong ka sa Diyos kung walang bunga. Kaya doon natin makikita, paano mo makikita ang sarili mo na tunay ngang ikaw ay nakadugtong sa Diyos? Paano mo malalaman ang sarili mo, ma-check ang sarili mo na tunay ngang ikaw ay tunay na nakikinig na salita ng Diyos? May application. Amen po. Na isasagawa po natin. Kasi pwedeng nakinig ka ngayon, na bless ka, umiyak ka, na meron kang natutunan, tinanggap mo, na enlighten ka. Pero pagdating ng pagsubok, pagdating ng mga persecution, pagdating ng mga problema, hindi na i-apply ang salita ng Diyos. Diba? Sabi nga ron, meron pa nga daw magnanakaw, kukunin yung salita ng Diyos sa puso natin. Kaya lagi nating tatandaan yung mga napapakinggan natin, iselyo ng Diyos sa puso natin, ingatan mo sa puso mo ang mga salita ng Diyos na napapakinggan mo para kung dumating ang sitwasyon,
Iaalaw ng Diyos ang problema, iaalaw ng Diyos ang pagsubok, iaalaw ng Diyos ang persecution, iaalaw ng Diyos ang mga pangangailangan, ang sakit at karamdaman, iaalaw ng Diyos mga sitwasyon sa mundong ito na hindi mabuti sa iyo. At yung application ng salita ng Diyos, gusto ng Diyos makita niya sa atin. Naintindihan po natin, kaya nga lagi tayong tinuturo ng Panginoon na ang salita ng Diyos, dapat po sa bawat problema at pagsubok na ating nararanasan, sa bawat negative situation, dapat ang response ng anak ng Diyos, ang response ng nagtitiwala sa Diyos, ang response na nakakakilala sa Panginoon, makakapagbigay pa rin ng glory sa Diyos. Doon mo makikita yung application ng mga salita ng Diyos na napakinggan mo. Diba? Doon mo ia-apply pag oras na kailangan. Doon mo yung salita ng Diyos, doon mo ina-apply. Naintindihan po natin, kaya nga po, maraming nakikinig, pero nagkakatalo sa pagsasabuhay, sa application. Kaya gusto ng Diyos, maging higit tayong mapalad. Bakit? Nakikinig at nagsasagawa nito. Amen po. So sa gabing ito, basahin po natin ang ating teksto sa 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So ito po, isa tong paalala sa atin ng Panginoon na sabi niya, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ni Hesukristo. Ibig sabihin nun, ang pagpapasalamat, bakit kailangan nating magpasalamat sa Diyos? Kasi siya ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Kaya yung pong pag-aaralan natin sa gabing ito, yung mga bagay na nagaganap sa paligid natin, sa ating sarili, sa sitwasyon natin, mga na-accomplish natin, mga tagumpay na nakakamit natin, mga promotion, mga parang bloom na ministry, marami tayong nagagawa kay Lord, marami tayong naipapanalangin, marami tayong signs and wonders, marami tayong karanasan sa Panginoon, talagang napapatunayan ang Diyos ay buhay sa ating mga buhay. Pero ang nakakalimutan natin, na ang sabi ng Diyos, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ni Hesukristo. Okay, so tayo muna yumuko, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, sa gabing ito, minsan pa humihingi kami ng karunungan na galing sa iyo upang patuloy naming maunawaan ang mga bagay na dapat naming ihakbang, mga bagay na dapat naming i-response, maging tugon, maging attitude namin, Panginoon, kapag dumarating kami, Panginoon, sa mga sitwasyon, Father God, sa mundong ito, Lord God. Gusto mo, Lord, yung application ng salita mo. Lord, pinag-aralan namin ang inner healing. Pinag-aralan namin ang bawat katotohanan patungkol sa pagpapatawad, sa pagturo, sa paglimot sa nakaraan, sa mga pagsuko ng aming mga sakit ng kalooban, pagsuko ng lahat ng pangit na karanasan, Lord God. At patuloy na pagpapala sa mga taong gumawa sa amin ng hindi mabuti, pagpapala sa mga taong sumumpa sa amin, sa mga tao, Panginoon, Father God, na naging bahagi ko ng pangit naming nakaraan. Lalo na, Panginoon, Father God, na naging ito'y nagkaroon ng malaking epekto sa aming buhay at sa aming pagkatao. Lord, yung application ang hinihintay mo. Ang salita ng Diyos mapapakinggan kahit anong oras, kahit saan, at lalo na ngayon live streaming, maraming salita ng Diyos mapapakinggan, pero nagkakatalo sa application. At yung application ng salita ng Diyos, Panginoon, ay nagagawa namin kapag may mga dumarating sa aming mga sitwasyon na kailangan sa salita ng Diyos kami manghawakan, Father God. Kaya Lord, bigyan mo kami ng wisdom, Father God, upang ang salita mo, Panginoon, ay mamunga sa aming mga buhay. Hindi lang kami tagapakinig, kundi tagasagawa ng mga salita mo. Makita ng tao, makita mo, Panginoon, yung bunga ng mga salita mo, Panginoon. Makita yung bunga sa aming mga buhay. Marami pong salamat, Banal na Espiritu. Patuloy mong stir up sa puso namin ang katotohanan patungkol sa mga bagay na nais mo at hinahanap mo sa amin bilang mga anak mo, bilang nananampalataya sa iyo, bilang nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kaming kausapin, patuloy kang magpaunawa sa amin ng lahat ng bagay, i-educate mo kami, Panginoon, sa mga bagay na nais mo at, Panginoon, mga bagay na dapat, Panginoon, kalugod-lugod, mabuti at ganap, Panon, at karapat dapat sa paningin mo, Father God. Marami pong salamat, ang lingkod mo, patuloy mong
Nagpapasakop sa iyo, Ama. Patuloy na humihingi ng karunungan, Lord God, sa bawat araw. Lagi kong sinasabi sa iyo, hindi ko kaya kung wala ka, Panginoon. Kailangan ko ang karunungan mo. Kailangan ko ang lakas mo. Kailangan ko ang kakayanan mo. Kailangan ko, Panginoon, Father God, ang pagsama mo, Father God. Ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang, Panginoon, sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, dahil nag-undergo tayo sa inner healing, alam ko may mga taong ginamit ang Diyos o instrumento ang Diyos para yung inner healing maunawaan mo. O pwedeng maaaring ikay nasa proseso pa hanggang ngayon. Okay lang yan. Be patient with yourself. Diba? Proseso from glory to glory. Pero alam natin na may mga ginagamit ang Diyos upang tayo ay abutin, pagpalain, physically, emotionally, ang pagpapala, hindi lang naman material. Pwede may ginamit na tao para maranasan mo yung kagalingan, may ginamit ang tao para maunawaan mo ang salita ng Diyos at ikaw na pagpala, na bago buhay mo, naranasan mo ang Diyos sa buhay mo dahil may mga taong gagamitin ng Panginoon. Kasi instrumento, ang Diyos gumagamit ng instrumento. Nung tinawag niya si Abraham, nung tinawag niya si Moises, nung siya nakipag-usap sa mga, gumamit siya ng mga anghel. At minsan mismo si Lord ay kumakausap sa kanila. Pero mostly sa panahon natin ngayon, gumagamit ang Diyos ng instrumento niya upang yung plano niya, yung kalooban niya o yung mga nais niyang ipahatid sa atin malaman natin sa pamamagitan ng mga lingkod niya. Amen po. Kaya ating pag-aaralan sa gabing ito ay yung mga bagay na nararanasan natin na healed ka na, nagtagumpay ka na, parang ako po, na-healed po ako talaga. Totally, it changed my life, my heart, my perspective patungkol sa Diyos. Yung pananampalataya ko nag-increase, lalo kung nagamit ni Lord ng malakasan nung yung healing ng puso ko ay naranasan ko mula sa Panginoon. Napakasarap pong gumaling. Alam niyo po ba kung nakaranas kayo na nagkasakit kayo at nung kayo'y gumaling, bumalik yung dating yung lakas, napakasarap ng feeling. Napakahirap po pag may sakit. Alam natin yan. Sa lahat ng bagay, wag na lang magkasakit, 'di ba? Ayaw natin. Ako nga araw-araw sinasabi namin, Lord, kayamanan na ang kalusugan. Kayamanan na ang malakas na pangangatawan, kayamanan na ang malakas na resistensya, kayamanan na yung mahabang buhay. 'Di po ba? Kasi bakit? Kasi pag may sakit ka, hindi ka makatayo, hindi ka makakilos ng normal, hindi ka makakain ng normal, 'di ba? Nag-aalala ka, may takot sa puso mo, gumagastos ka sa gamot, gumagastos ka sa hospital, gumagastos ka sa doktor, yung mga pamilya mo hindi rin panatag, balisa din sila, sila din ay mga nagsasakripisyo, magbantay, magpuyat, di ba? Kumbaga parang hindi talaga madali magkaroon ng magkasakit. Kaya nga, ang isa sa mga mananakmal ng ating kapayapaan, mananakmal ng ating blessing, mananakmal ng ating pagtitiwala sa Diyos, mananakmal ng ating pong kagalakan pag may sakit at karamdaman. Naintindihan po natin, kaya nga po lagi natin tatandaan na yan, mahirap po. Ganun din, hindi lang physical, spiritually din. Mahirap pag tayo ay may sakit. Kumbaga spiritually, hindi ka makakonect kay Lord ng tama, hindi ka makapag-isip, hindi ka makapag-decision, hindi mo alam yung spiritual life mo kung nasan ka na, lagi kang magulo, lagi kang parang ang bigat-bigat ng pakiramdam mo, parang walang maayos sa paligid, parang ang gulo-gulo. Alam niyo po ba, i-desire po natin unang-una sa lahat yung kagalingan sa loob. Bakit po? Kasi ang mga bagay sa loob, mga bagay na hindi kayang bayaran ng salapi, yan po yung i-aim natin. Kaya nga sabi ni Lord, mag-focus kayo sa mga bagay na hindi nakikita. Lalo tayong mag-desire, yung magkaroon ka ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanlibutan, ang Diyos lang nagbibigay niyan. Kaya i-desire ng puso natin na tayo lagi nakakonect kay Lord. Kaya nga sabi niya, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Paano tayo magkakaroon ng tunay na kagalakan? Paano tayo magkakaroon ng tunay na buhay sa mundong ito? Huwag mo yung ipagpapalit, kapatid. Kasi bakit? Masarap mabuhay ng payapa ang puso. Masarap mabuhay na masaya yung tunay na kagalakan. Masarap mabuhay na ikaw ay yung tunay na buhay ang nararanasan mo. Kahit hindi kumpleto, kahit may kakulangan, kahit may problema at pagsubok, pero parang ikay nakahiga sa magandang higaan. Panatag ka. Kapatid, yan ay nararanasan lamang kapag
kapag tayo po ay nagdi-desire na mabigyan ng kaluguran ang Diyos at magsakripisyo ang ating physical na katawan. Kapatid, lagi nating i-desire yung amalugod ang Diyos sa atin. Huwag kang mag-desire, nagkakamal ka ng salapi, pero ang Diyos nasasaktan mo, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Huwag kang mag-desire, huwag kang mag-e-enjoy sa pansamantalang kaligayahan na ibibigay ng mundo. Na ipagpapalit mo ang Diyos, huwag kang mag-e-enjoy sa pansamantalang kaligayang na ibibigay ng tao sa iyo, pero sa puso mo at isip mo, alam mong nasasaktan mo ang Diyos. Bakit hindi ka magkakaroon ng kapayapaan kahit anong gawin mo? Hindi ka magkakaroon ng tunay na kagalakan. Hindi mo mararanasan ng tunay na buhay sa mundong ito. Pero kapag ang Diyos napapangiti mo, ang Diyos nagbibigyan mo ng kaluguran, masunurin ka sa Panginoon. Kapatid, hindi kayang ibigay ng mundo ang kapayapaang galing sa Diyos. Hindi kumpleto. May kulang. May problema. Minsan meron kang nararamdaman. Merong pagsubok. Minsan may conflict sa relasyon. Normal yan. Nasa mundo tayo eh. Sa pag nasa mundo ka, hindi pwedeng walang ganyan. Pero, hindi mo maikukumpara yung kapayapaang nilalagay ng Diyos sa puso mo. Yung kapanatagan. Yung tatag na lumaban. Yung kagalakan na kahit, di ba, ang kagalakan kasi walang dahilan eh. Ang joy, walang dahilan. Si Lord lang ang dahilan kasi yung joy galing kay Lord. Ang happiness, may dahilan. Kaya ka masaya, may marami kang pera. Lahat ng tao, tambakan mo ng pera, magiging masaya yan. Kaya ka masaya, bakit may boyfriend ka, may asawa ka, meron kang kapartner. Pero kapatid, hindi lahat yan. Lagi nating tatandaan yan, may hangganan niya. Kaya ka may masaya, may dahilan. Pero ang kagalakang galing sa Diyos, hindi mo alam ba't masaya ka kahit hindi naman kumpleto. Hindi mo alam bakit masaya ka pero kahit mayroon conflict, kahit minsan may hindi maayos sa sitwasyon. Pero yung kagalakan, ang Diyos kasi ang nagbibigay. Kasi nakikita ng Diyos yung puso mo na kahit may problema ka, kahit may pagsubok ka, kahit may nararanasan ka, yung response mo sa problema, nakalulugod pa rin kay Lord. Yung response mo sa mga negative na nangyayari sa paligid mo, nagbibigay pa rin ng lugod sa Panginoon. Alam niyo ba, yan, pag nakita ng Diyos na ganyan, na sinisikap mo, nagdi-desire ka, hindi natin kaya, pero nakita na, kaya nga lang yung sinabi kahapon eh, lahat gagawin mo para kay Lord. Pag nakita ng Diyos, siya ang dahilan ba't ka nabubuhay. Siya ang dahilan bakit ka nagtatagumpay. Siya ang dahilan bakit ka nagmamahal. Siya ang dahilan bakit ka naglilingkod. Siya ang dahilan bakit ka tumutulong. Siya ang dahilan bakit ka nakikinig na salita ng Diyos. Siya ang dahilan bakit mo ginagawa ang lahat ng bagay. Si Lord ang dahilan bakit si Lord ang buhay natin. Ang salita ng Diyos. Kaya nga si Jesus nag-fasting. 40 days and 40 nights. Sinabi ni Satanas, gutom siya, alam ni Satanas. Ano sabi ni Satanas sa kanya? Kung tunay kang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Ano sinagot ni Jesus? Pwede, kaya niya eh. Pero ang sagot niya, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao. Kapatid, napakalaki po ng mensaheng yan sa puso natin, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Kapatid, hindi lang sa yaman na bubuhay ang tao. Hindi lang sa rangya, hindi sa material na bagay, hindi sa tagumpay ng mundo, hindi sa papuri ng tao, hindi sa lakas, hindi sa kagandahan, hindi sa lahat. Yakapin ka man, balutan ka man ng mundong ito, lahat ng meron ang mundo, hindi lang dyan na bubuhay ang tao. Sana alam natin yun. Kaya laging tinuturo sa atin, Panginoon, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Kasi gusto ipakita nito sa atin ng Panginoon na ang tunay na buhay, yung ikaw ay nasa kamay ng Diyos. Ang tunay na buhay, yung gusto mo, ang Diyos nalulugod sa iyo. Huwag mo siyang ipagpapalit. Kasi hindi ka magkakaroon ng kapayapaan pag wala ka sa kalooban ng Diyos. Magdadamdam ka lang sa Kanya. Bakit may mga sitwasyong negative sitwasyon sa buhay mo, magdadamdam ka lang sa Kanya. Pero ang katotohanan, ang sino mang wala sa kamay ng Diyos, nasa kapahamakan.
Kaya pero pag ang puso mo laging nagdi-desire mabigyan ng Diyos ng kaluguran, lagi nating tatandaan, hindi kayang ibigay ng mundo yung kapayapaang kayang ibigay ng Diyos. Hindi kayang ibigay ng mundo yung kagalakang kayang ibigay ng Diyos. Hindi kayang ibigay ng mundo ang kapanatagan, ang katatagan, ang wisdom na galing sa Diyos. Sa Diyos lahat galing yan. Kaya nga sabi Lord, matalino ka. Kamangmangan sa Diyos ang karunungan ng mundo. Mas maganda na, ibig ko sabihin, mas maganda nang marunong ka pero pinapasakop mo sa Panginoon. Pero yung karunungan mo, magmamalaki ka at yung karunungan ng Diyos, ay kapatid, hindi ka magkakaroon ng tunay na tagumpay pag sarili po natin. Amen po. So ang sabi po dito, sa ating pong ano una, sabi doon, the servants of God does no new work. Bilang tayo mga anak ng Diyos, tayo mga lingkod ng Diyos, wala tayong ginagawang bago. Ang sabi doon, does no new work. Ano lang yun? Pinagpapatuloy lang natin yung ginawa ng Panginoon. Tayo'y instrumento lang para ituloy natin. Diba nung si Jesus Christ tumawag ng disipulo niya, nung bago siya umakyat sa langit, sabi niya, ipapangaral. Diba inutusan niya, ipapangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng nilalang. Pero siya ang unang nag-preach. Kaya nga nagkatawang tao siya. Siya unang gumawa ng ministry. Pinagkatiwala lang sa atin. Kaya yun ang una, wala tayong ginagawa, pinagpapatuloy lang natin yung sinimula ng Panginoon sa buhay natin. Kaya wala tayong pwedeng nagbukas ka ng bagong church, hindi yan sa'yo. Katiwala ka lang, nakagawa ka ng magbagay na kumbaga amazing. Lagi nating tatanong, nating kakalimutan yan. Na ano, the servant of God does no new work. Wala tayong ginagawang bago. Lahat pagpapatuloy lang. Tulad na sinabi ni ano, kumbaga parang yung gusto ng pakita sa Panginoon sa atin dito na ano, kaya nga hindi natin pwedeng sukatin yung ano eh, yung ginagawa ng ikumpara yung sarili natin sa iba. Kasi ang Diyos ang nagtitiwala eh. Di ba sabi sa parabola, nagtiwala siya ng 30, nagtiwala siya ng 60, nagtiwala siya ng 100. Kung ang Diyos nagtiwala sa iyo ng 100 sa akin, kay Pastora Janet, ano pagmamalaki ko? Hindi ako pwedeng magmalaki kung napakalaki ng church ko, kung napakarami kong miyembro, kung napakarami kong kumbaga parang daughter church, kung ano, hindi ako pwedeng, ang Diyos ang nagtiwala. Dapat nga magpasalamat sa Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Hindi ka pwedeng magmalaki kahit napaka 100 ang pinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Kaya nga hindi mo pwedeng ikumpara, hindi mo pwedeng i-look down yung mga 60 lang, 30 lang. Hindi mo pwedeng i-look down. Bakit ang Diyos ang nagtitiwala? Magpasalamat ka kung pinagkatiwalaan ka ng napaka ng 100%. Pero hindi para tingnan mong higit ka sa iba. Yung mga 60 naman, hindi rin para maging ano yun na, ikaw naman ay maging mababante mo, lalo na yung 30. Ang maganda, nagtiwala ang Diyos sa atin. Diba? At ang lahat ng bagay, hindi para sa atin. Sabi nga nung, sa Acts 10:26, diba? Sila Pablo, diba? Sila Pedro, diba? Nagpapagaling ng may sakit sa Book of Acts. Sabi nga ng Bible, anino lang ni Pedro, gumagaling ang may sakit. Aleluya! So, sobrang, ano yan, yung gift ng Panginoon. Diba sabi ng Biblia, anino lang ni Pedro, gumagaling na ang may sakit. Kay Pablo naman, yung hawakan ng yung mga panyo. Yan, nausok po yung panyo eh. Hawakan lang ni, dahil malalayo po kasi noon naman, wala namang mga biyahe-biyaheng katulad ng tren, ng aeroplano, wala namang bus, wala namang barko. Meron bangka noon, pero hindi naman ganun katulad sa atin na masyado ng ano, mabilis ngayon, maganda, kumaparang modern na ang mga barko ngayon sa atin, di ba? Noong unang panahon naman, paano ang pagbabiyahe naman nila, hindi ganun kabilis. Kaya noon mga hindi makapunta para pag-pray ni Pablo, hindi makapunta dahil malalayong probinsya para may panalangin ni Pablo. Meron ng representative na pumupunta at yung panyo na pinapadala nila, yun ang ginagamit na para pag nahawakan ni Pablo, na ipag-pray ni Pablo, yung panyo na yung ipinuna sa may sakit, gumagaling. Kasi nung unang panahon na yun, wala namang means of transportation. Kaya ginamit yun ng Panginoon. Pero sabi po ni Pedro, nung time na si Pedro, anino niya may gumaling. Anong ginawa ng mga tao? Diba lumuhod sila kay Pedro?
Di bang ginawa nila, sinamba nila si Pedro. Ano sabi ni Pedro sa Acts 10:26? Ngunit sinabi ni Pedro, tumindig kayo. Ako'y tao din katulad ninyo. Di ba hindi tinanggap ni Pedro yung pagsamba ng tao dahil sa kanyang mga signs and wonders na nagagawa ni Pedro, yung pangangaral niya. Kaya kapatid, ang gusto pakita sa atin, wala kaming ginagawang bago, pinagpapatuloy lang namin yung ministry ni Jesus na pinagkatiwala sa amin. Kaya lagi ko ngayon tinuturuan na lahat ng bagay sa Diyos mo pasalamatan. Instrumento lang ang tao, huwag kang magkakamali dyan. Hindi tao ang dapat mataas, si Lord. Hindi grupo, hindi church. Si Lord dapat ang mataas. So wala tayong ginagawa, sabi doon, bakit? Kasi the God, 1 Thessalonians 5:24, the God who calls you is faithful and He will surely do it. Diba? Don't give, diba? Huwag mong ibibigay ang glory sa sinuman o sa tao. Sa Diyos lagi ang glory. Pero ang tao i-appreciate mo, ang tao pasalamatan mo, pero sa puso't isip mo, alam mong ang Diyos, ang sa Diyos galing, instrumento lang ang tao. Hindi din natin sa puso tumitingin ang Diyos eh. Pero kita ng Diyos pag nakasandal ka na sa tao. Kita ng Diyos kapag ang tao na sinusundan mo. Kita ng Diyos kapag ang bilib mo nasa tao na, ang commitment mo nasa tao na, nasa pastor na, nasa leader na, nasa magulang na, nasa teacher na, nasa presidente na. Kita ng Diyos yun. Naintindihan po natin, dapat kay Lord. At wag naman na tao din ang magagayang dahilan para mawala ka sa Panginoon. Ayaw din ni Lord yun. Bakit? Kung paanong idolatry, yung pagsamba sa ano, sa mga hindi totoong Diyos. Ganun din, pag ang dahilan ng pagkaalis mo sa iglesia, ang dahilan ng ikaw ay nang lalamig, ang dahilan ba't hindi ka naglilingkod, ang dahilan bakit ayaw mong gumawa para sa ubasan ng Panginoon, ang dahilan bakit ayaw mong tumulong, ang dahilan bakit ka nagagalit sa Diyos, ang dahilan bakit, kumbaga parang ikaw ay nagre-rebelde, tao, kapatid, ayaw din ng Diyos yan. Bakit? Ako tumawag sa inyo, hindi ang tao. Ako pumili sa inyo, hindi ang tao. Huwag ang tao ang maging dahilan. Kaya minsan inaalaw ng Diyos, hindi lang minsan, madalas nararanasan nating may conflict sa relasyon, especially sa mga nasa taas. Bakit? Gustong makita ng Diyos ang commitment mo sa tao o sa akin na tumawag sa iyo. Naintindihan po natin. Kaya inaalaw ng Diyos, minsan ma-discourage tayo sa tao. Minsan ma-discourage tayo sa ano, sa asawa, sa anak natin. Bakit? Kasi may mga magulang nakasandal sa anak. May mga magulang nakasandal sa asawa. Alam ng Diyos yan. Kaya nga lang ko sinasabi sa inyo, ang provider nyo, hindi ang asawa mo. Instrumento lang sila ng Lord. Ang Diyos ang nagpo-provide. Diba? Kasi meron ka marinig ng mga magulang. Sabi niya, nawala yung anak ko, siya pa naman ang inaasahan sa pamilya. Ayun, umasa sa tao. Kaya sabi ng Jeremiah, di ba, sumpain ang taong nagtitiwala sa lakas ng kapwa-tao, pero mapalad ang taong nagtitiwala sa Diyos. Kaya lagi natin kininuulit sa inyo, hindi kami ang Diyos. Instrumento lang si Pastora Janet. Instrumento lang ang Las Piñas District Workers. Ba't tinutugon ang panalangin nyo? Ba't kayo pinapagaling? Ang Diyos ang nagpapagaling. Ang Diyos tumutugon ang panalangin nyo. Ang Diyos ang nagpapala ng puso mo. Bakit ka umiiyak pag nakikinig ka ng salita ng Diyos? Bakit ka nahihipo pag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos? Holy Spirit yan! Wala kaming kakayanan, tao din kaming tulad nyo. Wala, kailangan din namin ng lakas galing kay Lord. Kailangan din namin manalangin. Kailangan din namin ng kagalingan kung may sakit at karamdaman kami. Lahat tayo, tao lang. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay. Kaya sabi po dito, di ba, sa ating teksto, kaya't magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay dahil kay Kristo Jesus. Kaya kapatid, sabi doon, pangalawa, so una, wala kaming does no new work, hindi bago ginagawa namin. Pinagpapatuloy lang namin kung ano yung pinagkatiwala ng Diyos sa amin.
Ngayon kung noon, ito yung panahon niya. Ako ngayon, maaaring ito panahon ko ngayon. Ginagamit ako ng Diyos ng malakasan at patuloy na, tunay nga na maraming inaabot. Hindi ako lagi darating ang panahon. Ako naman ay medyo pagpapahingay na ni Lord o medyo maglalaylo. Mayroon uling uusbong na isa naman na bago na namang lingkod ng Diyos na gagamitin naman ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin tao ay laos na si Pastora Janet, may bago na naman. Hindi po ang Diyos ang nagtitiwala kung sino gusto niyang gamitin. Wala tayong magagawa. Ngayon kung gusto ni Lord, oh, Janet, tumigil ka na, tapos na. Oh, you finish your race, oh, tapos na. Tapos na yung takbuhin mo, tapos na yung paggamit ko sa'yo. Medyo maglaylo ka na at medyo nagkakaedad ka na. At meron akong gagamitin bago, gagamitin ko pa rin malakasan. Si Lord pa rin yun. Nagpapatuloy. Kaya natin mo si Elias, sumunod si Eliseo. Laging mayroong may panapanahon ng paggamit sa amin. Laging huwag tayong magkukumpara ng mga lingkod ng Diyos. Bakit ang Diyos ang nagtumawag, ang Diyos ang nagtiwala? Walang magaling, si Lord lang. Laging yung tatandaan yan. Kasi pag nakikita ng Diyos ang puso mo, pag sa tao ka nakasandal, minsan magtatanong ko, ba't hindi tinutugon yung prayer ko? Bakit hindi ako gumagaling? Bakit parang ang bigat ng loob ko? Eh, sa tao ka na sumasandal eh. Hindi na sa Diyos. Kaya nga tinuturuan ko yung hindi masamang humingi ng prayer request. Sabi ng Diyos, magpanalanginan tayo. Utos ng Diyos din yan. Pero kahit ipinapanalangin namin kayo, dapat kayo may personal ding prayer time kay Lord. Hindi porket pinag-pray na tayo ng Las Piñas District, na ibigay nyo na yung prayer request nyo sa akin kay Pastora Janet, na ipag-pray na sa Bed of Promises, kayo maghihintay na lang ng katugunan. Hindi po. Dapat kahit pinapanalangin namin kayo, kahit nakapag-pray na kayo sa BOP, may personal kang connection kay Lord. Dapat nananalangin ka rin. Bakit? Kasi instrumento lang kami. Gusto ng Diyos, ikaw ang kusang, ikaw yung may connection sa Kanya. Pero gusto lang ng Diyos, magpanalanginan tayo, magtulungan tayo, magsuportahan tayo. Pero kahit na pinag-pray namin yung prayer request nyo, dapat ikaw mismo lumalapit ka sa Diyos. Huwag kang sasandal sa amin. Huwag kang sasandal dahil may nanalangin na. Gusto ng Diyos, ikaw mismo makita niya, may pagtitiwala ka sa Kanya. Hindi sa tao. Pangalawa, servants of God does not perfect us. Hindi po namin kayo kayang gawing perpekto. Make us better people. Hindi po kami ang nagbabago sa inyo. And then, or improve us, or para ma-improve kayo. It applies the death we have already died in Christ Jesus. Positionally, when we received Christ as Savior, Hebrews 10:14, sa makatwid sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. For by one offering, He has perfected for all time those who are sanctified. Nag-offer na siya minsan pa ang, sa krus ng Kalbaryo nung tinanggap mo si Kristo. Siya ang nagbabago sa iyo from glory to glory. Ang tungkulin lang ng mga lingkod ng Diyos, ipangaral ang salita ng Diyos para i-remind tayo, i-rebuke tayo, i-correct tayo, paalalahanan tayo. Pero tayo at ang Diyos ang dapat may connection para yung pagbabago maranasan mo. Hindi kami ang nagbabago. Hindi na tao ang nagbabago sa kapwa-tao. Sabi doon, does not perfect. Servants of God does not perfect us. Make us better people or improve us. It applies the death we have already died in Christ. Dahil si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, tinanggap mo siya sa puso mo, kaya magtatagumpay ka na sa kahinaan mo, magtatagumpay ka na sa mga bisyo mo, magtatagumpay ka na sa mga bagay na dating hindi mo maisuko sa Diyos, hindi mo magawa. Pero sabi doon, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Eh kapatid, hindi tao nagbabago sa iyo, hindi pastor, hindi servant, instrumento lang kami. Ang nagbabago sa iyo, ang salita ng Diyos na naririnig mo sa amin. Narinig mo yung salita ng Diyos, pinasok mo sa puso mo, in-apply mo. Yan ang kapangyarihan. May bahagi ka pa rin. Kaya nga may mga taong kaya lang mabuti, mabait, Kristiyano, pagkasama yung pastor nila. Pagkasama yung kanyang kasama sa church. Pero pag wala na sa church, pag nasa church, mabait, Kristiyano, kasama yung pastor, kasama yung mga yun, pag wala na si pastor, pag wala na sa church,
Pag hindi nakasama mga kasister, o tingnan mo yung buhay. Tingnan mo yung attitude. Tingnan mo yung character. Pero pag alam mong ang Diyos ang nagbabago sa'yo, kahit nasan ka, kasama mo ang Diyos. Naintindihan natin. Kami, hindi nyo kami laging kasama. Kahit kung nga sinasabi sa inyo, ang pamilya ang magsasabi kung tunay kang lingkod ng Diyos. Bakit? Sila lagi mo kasama araw-araw, 24 hours a day. Oh, sila, pamilya mo nakakakita sa'yo, ano ang response mo pag may problema? Pamilya mo nakakakita sa'yo, ano response mo pag gutom ka, wala kang pera, kapag may problema ka, may pagsubok ang pinagdadaanan, kapag nakareceive ka ng pangit na balita, sila ang magpapatunay sa'yo. Kung ano yung response mo, nakbibigay ng lugod sa Diyos? Ano gusto pa rin sa atin ng Panginoon? Sa Diyos ka lumuhod, huwag sa tao. Sa Diyos ka humingi ng habag at biyaya para mabago tayo. Ang Diyos ang nagbabago sa atin. Ang sa amin lang, ipanalangin kayo. Naintindihan po natin. At pangatlo, sabi doon, we do not put new patches on old garments. Ito po ang proseso ng Diyos. Kaya tayo ini-inner healing ng Diyos. God does not want to repair us. Hindi ka nire-repair ng Diyos. Hindi daw naglalagay ng bagong tela sa lumang tela. So God does not want to repair us. He wants to slay and resurrect us. Hindi niya raw tayo nire-repair. Ang ginagawa ng Diyos, pinapatay tayo sa ating mga sarili at muli tayong bubuhayin bago na tayong nilalang. Kaya pinapatay ng Diyos ang pride, pinapatay ng Diyos ang pagmamahal sa sarili, pinapatay ng Diyos ang prinsipyo mo, pinapatay ng Diyos ang karunungan mo, pinapatay ng Diyos ang tiwala mo sa sarili mo. Kaya marami kang nararanasang problema at pagsubok. Bakit pag ikaw ay nag-rely sa knowledge mo, may problema yan. Pag nag-rely ka sa lakas mo, may problema yan. Pag nag-rely ka sa ego mo, nag-rely ka sa kakayanan mo, nag-rely ka sa yaman mo, nag-rely ka kung sino ka, may problema yan. Bakit? Kasi gusto pa kita sa atin ng Panginoon, pinapatay niya tayo sa sarili natin para muli tayong mabuhay na bago ng nilalang. Hindi tayo nire-repair. Kasi ang nire-repair, ano lang yan, hindi yan magtatagal. Yung mga second, ano yung nire-repair na? Nire-repair lang, iba pag brand new. Diba? Tumatagal. Brand new, talagang subok. Ayaw ni Lord repair. Gusto ni Lord brand new. Kaya minsan, binabagsak tayo ng Diyos eh. Kaya minsan, parang ang problema mo, hindi mo na kaya. Bakit? Yun nga yung sinasabi, pinag-aaral natin kahapon eh. Gusto ng Diyos yung pressure. Bakit minsan, ano, antindi ng ano, gusto kasi ng Diyos, may pinapatay kasi ang Diyos sa'yo. May pinapatay siya, baka nananangang ka sa lakas mo. Kaya inaalaw ng Diyos na dumating ka sa sobrang kahinaan mo, na halos bumagsak ka. Bakit nagre-relay ka sa lakas mo eh? Bakit palpak ang desisyon mo? Bakit palpak lahat ng ginagawa mo, lahat ng plano mo sa buhay, baka nagre-relay ka sa karunungan mo eh. Bakit minsan palpak yung pakikipagrelasyon mo sa ibang tao? Ba't lagi kang nasasaktan? Bakit nagtitiwala ka, lagi kang nabibigo? Kasi baka nagre-relay ka dun sa kakayanan mong gawin, pag-ibig ng tao ang pinapadama mo. Kapatid, pinapatay tayo. Gusto ng Diyos kasi brand new, hindi repair. Kaya gusto ng Diyos ma-inner healing ka para lahat. Pinapatay ka sa sarili mo, yung unforgiveness, yung pinapatay ka sa sarili mo na yung nagtitiwala ka. Ito, tanungin ko, bakit taas ang noo mo? Bakit, anong pwede? Sabi ni Lord, kung gusto mo, mayroong gusto magyabang, si Lord ang ipagyabang. Ano pagyayabang natin? Wala tayong pwede, hindi natin may pagyayabang eh. Kaya tinatsa rin, ano pagyayabang natin? Wala tayong may pagyayabang. Lahat ng nasa atin galing sa Diyos. Katiwala lang tayo. Kaya sabi ng Lord, gusto mo magyabang, pagyabang mo si Lord. At pag nakita ng Diyos ang puso mo, siya ang dahilan. Lahat ng tagumpay, magpasalamat tayo sa Diyos, kay Kristo Jesus. Kapatid, huwag kang magre-rely sa sarili mo. Kaya ako lagi kong, alam ng Diyos yan, lagi kong sinasabi, pag ayaw na ni Lord na ako ang gamitin sa bed of promises, wala akong magagawa. Nagtiwala, pinagkatiwalaan lang ako ng Diyos. Ang Diyos ang nagtitiwala, ang Diyos din ang tatanggal. Sa isang iglap, pwedeng tanggalin ng Diyos lahat ng bagay sa buhay natin. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa Diyos. Kaya gusto ng Diyos yung pusong masunurin. Yung pagginusto ng Diyos, kahit alam mong ano sa'yo, susunod ka. Kasi alam mo si Lord, bakit ka susunod kay Lord? Kasi alam mo na ano, pag hindi ka, yung inuutos niya makakabuti sa'yo eh. Hindi ka na nabubuhay sa sarili mo eh. Sabi nga, hindi na ako nabubuhay sa sarili ko. Si Jesus ang Diyos ang nabubuhay sa akin. Hindi mo na ito buhay na ito ni Lord.
Kasi namatay ka na sa sarili mo. Yung buhay mo ngayon, buhay na ni Lord to. Kaya kasi pag sinabi ni Lord, gawin mo to, anak, gagawin. Magpatawad ka, magpapatawad. Sundin mo to, gawin mo to. Magpasakop ka, pasakop. Sumunod ka. Hindi na ikaw. Pag nananaig pa rin yung sarili mo, kapatid, hindi makakakilos ang Diyos sa'yo. Yung pride mo, yung pag sinabi ng Lord na ikaw ang unang lumapit, ikaw unang bumati, magpatawad ka. Ay, ayoko. Bakit? Ay, nako. Sila, ay, nako. Yan ang karaniwang ano, yung sarili. Kaya sabi ng Biblia, sa mahuling araw, magiging makasarili ang tao. Ang tao ayaw na natatapakan. Ayaw na tatapakan ng ego. Ayaw na siyang, ayaw aminin siya nagkamali. Ayaw na umamin na ganito siya. Ayaw na, ayaw niya magiging, maano siya sa paningin ng tao. Hindi. Lagi nating tatandaan yan sa buhay natin. Mamapda, kailangang patay tayo sa sarili natin para makita ang Diyos sa buhay natin. Hanggat hindi ka namamatay sa sarili mo, tayo kasama ko, hanggat hindi tayo namamatay sa sarili natin, hindi makikita ang Diyos sa buhay natin. Naintindihan po natin? Kinakausap tayo ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos gamitin tayo eh. Gusto ng Diyos makita ng tao makita ng tao na may Diyos sa pamamagitan natin. Gusto ng Diyos kasi wala naman siyang gagamitin kundi tayo eh. Wala naman gusto ng Diyos makita ng mundo mapagmahal ang Diyos dahil sa atin. Gusto ng Diyos na ang tayo eh. Ilaw tayo eh. Kailangan mag-ilaw tayo. At sabi doon, what servant of God do? We are evangelists to unbelieving areas of believers' heart. Tayo daw yung nagbibigay ng pananampalataya kayong mga patotoo natin. Huwag niyo pong kakalimutan yun. Magpatotoo ka na ang Diyos gumagawa, na ang Diyos tumutugon, ang Diyos nagpo-provide, ang Diyos nagpapagaling. Bakit tayo yung magpapakita sa mundo sa mga taong walang pananampalataya? Ipagsisigawan natin, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Tayo yung magpapakita sa mundo at patutunayan natin sa mundo, tumutugon ang Diyos sa panalangin. Ang Diyos nagpo-provide, ang Diyos nagpapagaling, ang Diyos umaayos ng buhay, ang Diyos nagbabago ng puso. Ang Diyos nagtuturo sa atin na maging mababa tayo. Di tayo, walang gagamitin ng Diyos, kundi tayo na mayroong relasyon sa Kanya. Pero paano magagamit yung buhay mo? Kung may pride ka, kung nakikita mo sarili mo, ayaw mo na papagod, ayaw mo na nasasabihan, ayaw mo na itutuwid, ayaw mo na ikokorek, ayaw mo magpasakop kasi mas magaling ka sa kanya, ayaw mo magpasakop, bakit? Eh kasi hindi ko gusto buhay niya. Pag sinabi ni Lord, magpasakop ka. Pag sinabi ni Lord, sumunod ka. Pag sinabi ng Panginoon, gawin mo yan, no question. Sumunod lang. Sugarado yung mga utos ng Diyos. Naintindihan po natin. Kasi sa ang pagsunod ang mahirap sa lahat. Pero yan ang sabi ni Lord, mas gusto ko ang pagsunod kesa paghahandog. Hindi kailangan ni Lord ang paghahandog natin. Ang gusto ng Diyos, pagsunod. Higit sa paghahandog. Ano yung handog? Naglilingkod ka, tumutulong ka, nagbibigay ka, o nananalangin ka, handog yan eh. Pero yung pagsunod. Okay, tuloy natin. We apply the cross and resurrection life of Jesus to each area of the heart as it becomes ripe. Ripeness is fully hating our sin and being ready to die to it. Diba? Gusto ng Diyos, tayo ay mahinog. Paano malalaman pag hinog ka na? Anong malalaman hinog ka na sa pananampalataya mo kay Lord? Paano? Kinamumuhian mo yung mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Nasasaktan ka pag alam mong nasasaktan mo ang Diyos. Hindi ka nag-e-enjoy sa mga bagay na alam mong masasaktan mo ang Diyos. Hinug ka na. Bakit? Si Lord na ang priority mo. Kahit ano sabihin ng tao, utos ni Lord eh. Kahit ibaba mo yung pride mo, sabi ni Lord eh. Ba? Minamahal mo na yung mga minamahal ng Diyos. Sinusunod mo yung mga bagay na gusto ng Diyos, hindi lang yung gusto mo. Madaling sumunod pag pabor sa'yo. Paano kung ang utos ng Diyos hindi pabor sa'yo? Ibababa mo pride mo. Ibababa mo pagkatao mo. Prinsipyo mo kakainin mo. Opinion mo kakainin mo. Aaminin mo pagkakamali mo. Mapapahiya ka. Susunod ka? Pero sabi ni Lord,
pinapatay niya tayo rito para maging brand new tayo. Hindi tayo nire-repair. Ayaw ni Lord ang repair. Gusto niya brand new. Yung pusong si Lord lang ang nandito. Wala yung sarili. Amen? And last, we pray, sabi doon, asan? We bind and loose. Paano ito gagawin, pastora? Binding and loosing. Sabi sa Matthew 16:19, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you shall bind on earth shall have been bound in heaven, and whatever you shall loose on earth shall have been loosed in heaven. Sabi ni Lord, binibigyan ko kayo ng susi. Ano man talian nyo sa lupa, tatalian sa langit. Ano man kalagan nyo sa lupa, ikakalagan sa langit. Sabi sa John 14:13-14, ano mang bagay na hingin mo sa pangalan ni Jesus ay gagawin ko para maparangalan ng ama sa pamamagitan ng anak. Ano mang bagay na hingin mo sa pangalan ni Jesus, gagawin ko. Gusto ng Diyos lumaban ka. Gusto ng Diyos yung mga bagay na alam mo masasaktan ng Diyos, labanan mo. Gusto ng Diyos, tumingin ka ng tulong sa Kanya. Diba, mas maganda na yung you just keep quiet para ang Diyos mag-glorify. Amen. Mas maganda po yung kesa yung ma-insist mong tama ka. Ganyan po kasi ang tao ngayon eh. Para tama ako. Tama siya. Kesa tumahimik. At kapatid, pag gusto ng Diyos tumahimik ka, kahit tama ka, basta mag-glorify siya. Hindi mo kailangan i-insist na tama ka. Marami kasi ang tao, pag tama, hindi magpapatalo. Pag tama, i-insist niya, tama siya eh. Tama eh. Meron ka nakakita ang taong tama, pero nanahimik. Kasi gusto niya mag-glorify ang Diyos. Si Jesus, sabi ng Biblia, nigaputok, hindi umimik nung siya'y dinadala sa cross of Calvary. Pero tama si Jesus. Kaya nag-glorify ang Diyos sa buhay niya. Hindi kailangan lagi mo ipakita ang tama ka. Misan mas gusto ng Diyos makita, nag-glorify siya sa buhay mo. Kaysa ipakita mo tama ka. Ipagsiksikan mo, ipagsigawan mo, tama ako. Mas gusto ng Diyos tumahimik ka kung mag-glorify siya. Intindihan po natin, si Lord makita, wag tayo. Patayin natin yung sarili natin, basta ang Diyos matataas, malulugod ang Diyos. Amen. And last, we sometimes do deliverance. We help adjust new growth. Labanan. Ako, Jesus na. Pag minsan, kung ano pumapasok sa isip ko, nire-review ko, hindi ka magtatagumpay, Seth. Hindi ka magtatagumpay, Satanas. Hindi ka magtatagumpay. Gusto ko mag-glorify ang Diyos sa buhay namin. Amen. Amen. Tayo natin yung muko, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Ito po yung nais mo para sa amin kung bakit mo kami, Panginoon, parigad pinapagaling. Hinihild mo kami sa loob kasi gusto mo maging bago kami. Hinihild mo kami, Panginoon, sa loob kasi gusto mo, Lord God, brand new person. Brand new heart, Father God. Yung pusong walang galit, yung pusong wala pong baon-baon na mapangit na karanasan, nakaraan, Panginoon. Yung pusong walang isusumbat kung ano naranasan niya. Yung pusong walang binabalikan. Lord, gusto mo brand new. Eh Lord, tulungan mo kami mamatay sa aming mga sarili para malukot ka sa buhay namin. Tulungan mo kami, Lord, kainin yung pride namin. Basta malulugod ka, Lord. Tulungan mo kami, Father God, na minsan magsakripisyo yung sarili namin, yung ego namin, Lord. Basta malulugod ka, Lord. Kasi hindi na kami ang nabubuhay sa sarili namin, ikaw na. Hindi mo kailangan ng handog, ang kailangan mo pagsunod. At ang isa sa mga bagay na inutos mo sa amin, maging ilaw kami ng sanlibutan. Hindi madadala sa kaliwanagan ang mga nasa kadiliman kung kami, Panginoon, ay hindi nang iilaw. Kaya Lord, sa gabing ito, yan ang tinuturo mo sa amin. Kaya mo kami pinapagaling, Panginoon, dahil gusto mo maging bago ang puso namin. Maging bagong pagkatao namin, Lord. Huwag laging insist yung sarili. Huwag laging yung sarili iniisip. Huwag laging yung sarili kailangan. Huwag laging yung sarili na lang. Lord, lagay mo po sa puso namin. Huwag namin yakapin ang mundo kung nasasaktan ka namin. Huwag kami magnasa ng kayamanan kung hindi ka naman nalulugod sa buhay namin. Huwag kami magnasa
ng posisyon kung may inaapakan kami. Huwag kami magnasa, Panginoon, na matanyag at makilala. Pero yung glory, hindi namin maibigay sa iyo. Lord, huwag ka namin ipagpalit sa mga bagay na inaalok ng mundo. Lagi mo kami bigyan ng pusong mapagpasalamat na lahat ng tagumpay dahil sa iyo, hindi dahil sa tao. Huwag kami mag-idolize sa mga lingkod mo. Huwag kami maglagay sa pedestal ng mga tao o sino man na kailangan sambahin. Ikaw lang dapat ang sinasamba. Huwag kami maglagay pa inupalagay sa aming puso't isipan na isandal ang aming buhay sa mga taong nakapaligid sa amin. Isandal ang aming mga pangailangan. Isandal ang aming buhay sa aming magulang, asawa, kapatid, anak, Panginoon. Kundi ikaw ang dahilan kung bakit kami nabubuhay. Ikaw ang magpo-provide ng aming pangangailangan. Ikaw ang nagpo-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Pero pinasasalamatan namin, ina-appreciate ang mga taong ginagamit mo. Lord, salamat po. Turuan mo kami na ikaw ang maging sentro ng puso't isipan namin, hindi ang mundo. Ang trabaho, instrumento mo lang. At patuloy mo lagay sa aming puso na ikaw ang tunay na nagpapasaya sa amin. Ikaw ang tunay na kagalakan namin pag napapangiti ka namin. Pag nabibigyan ka namin ng kaluguran, bibigyan mo kami ng kagalakang hindi matutumbasan. Pag ikaw ang dahilan, ba't kami nabubuhay? At marunong kami magpasalamat kahit may kakulangan. Marunong kami magpasalamat kahit may nararanasan. Kahit may problema at pagsubok, marunong kami magpasalamat sa iyo, Lord. At kami patuloy na nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat kahit may problema, may pagsubok, may babayaran, may pangangailangan, may sakit at karamdaman, may problema sa relasyon, may mga persecution, may mga sitwasyong hindi maganda, pero marunong pa rin kaming magpasalamat at magtiwala sa iyo. Bibigyan mo kami ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Pag sumasandal kami na ikaw ang aming lakas, magbibigyan mo kami ng katatagan. Pag sumasandal kami, Lord, hindi namin kaya kung wala ang iyong kakayanan, patuloy mo kaming pagkakatiwalaan. Lord, kung patuloy kami humingi ng karunungan sa iyo, Lord God, lahat ng gagawin namin, Lord, bibigyan mo ng tagumpay. Lord, lagay mo sa puso at isipan namin, bagong puso ang gusto mo. Yung pusong ikaw ang sentro. Yung pusong ikaw ang dahilan ng lahat ng bagay. Ay, yung pusong ikaw lang ang sinasamba. Yung pusong sa'yo lang nagtitiwala. Yung pusong sa'yo sumasandal. Mawawala lahat ng tao. Iiwanan kami ng lahat. Pero may Diyos na kakalinga sa amin. Lord, sa gabing ito, salamat po. Dalangin namin maging bagong puso namin sa harapan mo. Ganon, inaalis po namin ang galit, ang hindi pagpapatawad, sinusuko po namin, Panginoon. Magpapatawad kami kung yun ang gusto mo, Lord, at yun ang kalooban mo, Lord. Gagawin namin para sa iyo. Lord, kami pa ng Father God ay magre-release ng galit, Panginoon. Uunawa, aabot, Panginoon. Magpapasakop, susunod, Panginoon, Father God. At patuloy na gagawa, Panginoon, para sa iyo, hindi para sa aking mga sarili, Father God. Kasi yun ang kinalulugdan mo. Marami pong salamat. Ikaw ang nagbabago sa amin. Ikaw, Panginoon, ang kumikilos sa buhay namin. Ikaw ang dahilan ng lahat ng bagay na meron kami. Hindi po kami, Lord, wala kaming kakayanan. Sino kami, Lord? Pero salamat sa pagtitiwala. Salamat sa pagtitiwala, Lord. Salamat sa pagtitiwala. Salamat sa pagtitiwala mo sa amin. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Hindi kami, ikaw lang ang makita sa buhay namin. Hindi kami, Lord, ikaw lang ang mag-glorify. Lord, hindi ang tao, hindi ang grupo.
hindi ang sino man. Ikaw lang ang bata sa aming mga buhay. Lord, huwag naming kakalimutan. Ikaw ang dahilan ng lahat ng bagay, Lord. Hindi kami papayag mawala ka. Mawala kami sa iyo, Panginoon. Ano man ang maging kapalit nito, Lord. Mananatili kami sa iyo dahil ikaw ang buhay. Hindi namin kayang mabuhay kung wala ka, Panginoon. Kaya Lord, marami pong salamat. Yung ganyang puso ang gusto mo, Lord. Ikaw ang dahilan ng lahat ng bagay. Marami pong salamat, Panginoon. Dahil maraming tao nagdaramdam pag nakakaranas ng problema at pagsubok. Maraming tao nakakalimot sa iyo basta may pagpapala, may katugunan na, Panginoon, nakakalimutan ka. Maraming tao, Panginoon, hindi ka uunahin, hindi ka ipa-priority, hindi ka, Panginoon, bibigyan ng oras at panahon. Lumalapit lang ang tao sa iyo pag may pangangailangan. Lumalapit lang ang tao sa iyo kasi meron silang gustong makuha. Pero Lord, lagay mo sa puso namin, may pagpapala at walang pagpapala sa iyo kami, Panginoon. Mayroon bang magami panumparig at sakit, malusog na pakakatawan, minsan may sakit at karamdaman. Sa iyo kami, Panginoon. I-reject man kami ng mundo, sa iyo kami, Lord God. Ano man ang mangyari sa mundong ito, sa iyo kami, Lord. Ikaw ang buhay namin. Hindi namin kayang mabuhay, Lord, kung wala ka. Kailangan ka po namin. Marami pong salamat, Panginoon. Nilagay mo po yan sa puso namin, Father God. Kapupang anumang ialok ng mundo, hindi ka namin maipagpalit, Father God. Lord, ikaw. Lord, wala kaming pakialam kung yung ego namin magmaapakan kahit kami magpakumbaba pag malulugod ka. Wala kaming pakialam, Panginoon. Kahit kami, Panginoon, mababa ang tingin ng tao sa amin, ano man ang sabihin ng tao, Lord God. Kahit kami, Panginoon, Panginoon, magsakripisyo, masaktan, magtiis, Panginoon, basta malulugod ka, Lord, sa gagawin namin. Kesa nag-e-enjoy kami sa mundo pero nasasaktan ka namin. Nag-e-enjoy kami sa relasyon, Panginoon namin, sa mga taong nakapaligid sa amin pero nasasaktan ka namin. Nag-e-enjoy kami sa pera, sa yaman, sa material na bagay pero nasasaktan ka namin. Lord, wag po. Wag kaming mag-enjoy sa mga bagay na alam namin masasaktan ka namin, Panginoon. Ay Lord, maraming salamat. Bigyan mo kami ng pusong ganyan. Hindi po namin kaya. Bigyan mo kami ng pusong ganyan na ang pagligayahan ikaw, ang tunay na pagpapala ikaw. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyo pagmamahal at patuloy na pagtitiwala. Tinatas ko sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, ang mga kapatid namin may prayer request, Lord. Alamat po sa healing and miracle ni Manny Gorospe, Panginoon, na nasa Philippine Heart Center, na ngayon ay may sakit sa puso. Lord, iunat mong yung kamay. Kahabagan mo pong yung anak. Yung biyaya mo, dinihiling namin na maranasan niya. Inuutusan ko, spirit of infirmity, sickness, and diseases sa puso niya right now, in Jesus' name, to get out from his body right now. At Lord, salamat po, dinideklara ko na yung mga latay nagkaroon siya ng kagalingan, in Jesus' name. Lord, healing and miracle kay Cecilia Dugay, Panginoon, na ngayon ay ooperahan, Panginoon, para tanggalan ng tubig sa baga, Panginoon, sa lungs. Lord, Lord, iunat mong yung kamay. Kahabagan mo po ang iyong anak. At dalangin ko, Lord, yung biyaya mo ang kanyang maranasan, Lord God. At inuutosan ko ang spirit of infirmity, sickness, and diseases sa kanyang baga right now, in Jesus' name. At Lord, Father God, sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko sa iyong mga latay na nagkaroon siya ng kagalingan. Lord, ganunin po, healing and miracle, Father God, kay Alan Prasedes, Panginoon, na mag-i-check up sa Monday. Lord, mataas po ang kanyang blood sugar. Lord, in Jesus' name, Lord, iunat mong yung kamay. Abutin mo po ang buhay, ang katawan, ang buhay ng aking kapatid. At dinideklara ko, Panginoon, ang good results ng kanyang laboratory sa Monday, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mga latay na nagkaroon siya ng kagalingan. In Jesus' name, dinideklara ko po yan, Panginoon. Lord, salamat din po sa complete healing and miracle ni Gina Gonzalez, Panginoon. Patuloy kong dinideklara ang good health sa kanya, ang long life, Panginoon, malakas na resistensya. At pangalan ni Jesus, inuutusan ko lahat ng sakit at karamdaman na sa kanyang katawan at dinideklara ko sa iyong mga latay nagkaroon siya ng kagalingan. Lord, ganun din para complete healing kay Chino Bill na nilalagnat, Lord, in Jesus' name, dinideklara ko sa pangalan
ni Jesus na siya po, Panginoon, ay magaling na. Lord, yung kahilingan na ang kapatid na si JC Hernandez, Lord, to pass all the cooking skills exams, Panginoon, from Monday to Wednesday. And the trainings, Lord God, Lord, humingi kami ng wisdom para kay JC. Yung favor mo maranasan niya, Panginoon, pang siya, Panginoon, ay makatapos na at makapag-apply na at makasakay na po sa barko. Lord, in Jesus' name, dinideklara ko yung favor mo, Panginoon, yung wisdom na galing sa iyo, Father God, sa pangalan ni Jesus. Lord, ganini po yung Father God, kapatid namin, Father God, na si Manny Ramirez, Panginoon, pati kung dinideklara yung good health, Father God, pati kung dinideklara yung miracle, Lord God, at yung long life ay paturo niyang maranasan, Father God. In Jesus' name, dinideklara ko sa mga latay po yung Father God, nagkaroon siya ng malusog na pangangatawan, ng kagalingan po yung Father God, at long life, Father God. Lord, ganini po, salamat sa favor kay Lerma Gonzalez, kay Sister Christy Calagayan, kay Sister Emmy and Richard Villar and family. Ganun din po yung Father God kay Gaylor Disabal, Panginoon, at kay Anna May Calagayan. Lord, salamat po sa buhay ng aking mga kapatid. Dalangin ko, Lord God, yung favor mo, protection, good health, long life, answered prayer, pati na maganap ang plano mo sa buhay at bawat patungan, bawat hawakan ng kanilang kamay, Panginoon, ay pagpalain mo. Salamat, Lord God, na ikaw ang Diyos sa patuloy na sumasama sa kanila. Salamat po sa favor, Lord God. Ganun din po yung Father God kay prayer request po yung Father God para kay sa anak ni Sister Gina na Dores, Panginoon, na makuha na yung school documents na kailangan, Father God, sa Abbey School. Lord, thank you po sa favor, Lord God. Lord, ikaw po ang gumawa ng paraan upang makuha ang documents ng batang ito upang makapagpatuloy sa pag-aaral. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat din sa favor kay Cres Ramos, Panginoon, na nasa Milan, Italy, Lord God, na kaibigan ni Sister Marietta Castillo. Lord, salamat po. Pagpalain mo po sila, Ama. Ingatan, samahan, at pagpalain mo at ingatan din ang pamilyang iniwan nila sa Pilipinas. Thank you sa good health, long life, favor mo, Lord God, at patuloy na pagsama mo. Alam kong may ginagawa ka po sa buhay nila. Marami pong salamat. Lord, salamat din sa mga birthday celebrant. Lolit Yuson, Pastor Lito De Matera sa 11, si Mar Hernandez, Avin Tamayo sa 11, Janet Nipay Roma, and Mean Juliet Mendoza. Lord, nakikigalak po kami sa isang taon na naman na dinagdag mo po sa kanilang buhay. Marami pang kaarawan, good health, long life, answered prayer, lahat ng pangarap nila magkaroon ng katuparan sa tulong mo, Panginoon. Salamat po, maganap ang plano po sa kanilang buhay. Lahat ng celebrant ng July, nabanggit ko, hindi nabanggit ang pangalan, kilala mo sila, Lord God, patuloy mo, Panginoon, silang pagpalain at katagpuin. Salamat din sa wedding anniversary ni Edwin and Luz Domingiano sa 11, Panginoon. Lord, patuloy mo pag-alabi ng pag-ibig ng bawat isa, commitment, Panginoon, pagpalain mong pamilyang binuo nila at patuloy silang magtagumpay sa pagsubok at problema. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Hanggang mamaya sa pagtulog namin, patuloy mo kaming kausapin, Panginoon. Gusto namin lagi kang napapangiti. Gusto namin nalulugod ka sa aming mga buhay, Panginoon. Ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Kilala ang Diyos, buhay ko'y nagbago, ginawang karapat-dapat ang sangkatulad ko. Kaya mga pangarap ay nilimot, masunod lamang ang kanyang na sa'kin ay ibig katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran, buhay ko sa Diyos nakalaan. Makilala
dapat ang isang katulad ko. Kaya mga pangarap ay nilibo. Masunod lamang ang kanyang nakala.